Mga bossing, ayan, panibagong araw, panibagong pag-asa na naman tayo, ayan. Welcome na naman ulit sa ating panibagong episode, ayan. Episode 56 na tayo, mga bossing. Content natin ngayon, mga bossing, ayan. Magbibigay na naman ulit tayo ng mga sample ng mga tag ng mga vintage cup, mga bossing, ayan. Baka sakaling may makita kayo or makamanungits kayo ng mga ganitong brand, mga bossing. Wow. Sa makakuha kayo sa mga kayaan, ayan, kung hindi na agad, mga bossing, automatic yon, may pera ka na agad. Ayan, mga bossing, sana panoorin niyo yung episode natin ngayon at may magtunang kayo at baka dagdagan yung mga idea nyo about vintage cup, mga bossing. Ayan, tara, umpisa natin, let's go! Viewer up, mga bossing, ayan. Nandito naman tayo ngayon sa mga ano natin, mga vintage cup natin, mga bossing, dahil papakita tayo ng mga sample ng mga tag ng mga vintage cup, mga bossing, na pwede nyong makita. Woo! Sa mga ukayan or sa kahit saang mga thrift store, mga bossing. Baka makachamba kayo ng mga ganitong brand, mga bossing. Ayan, grab nyo na agad, mga bossing, dahil pwedeng maging pere yan, mga bossing. Ayan, sana may matunak sa vlog na ito. Ayan, pwede nyong ilista or dagdag nyo sa mga bucket list nyo, mga bossing, na para lumawak yung mga market natin sa pag-online selling, mga bossing. First tag natin is itong Anko brand, mga bossing. Ayan, napaka-solid din itong brand na to. Kilalang kilala din to ng mga collector ng mga vintage cup, mga bossing. Anko, minsan ang collab niyan is American Needle, mga bossing. Solid yung brand na yan. Tandaan nyo, mga bossing, pag may nakita kayo, kunin nyo na. Anko brand, mga bossing. Next brand naman natin is itong Twins, mga bossing. Ayan. Twins brand, mga bossing. Ayan. Tandaan nyo yung kulay ng tag. Maraming uri din ng tag ng mga Twins, mga bossing. Pero isa to sa mga vintage cup, mga bossing. Ito wool naman siya, mga bossing. Itong Twins na to, wool. Tapos ito naman pinagkakaiba ng wool sa twill, mga bossing, dahil yung twill manipis lang. Ayan, manipis na parang madula siya na tela. Tapos yung wool, ayan, medyo siya, mga bossing, parang mahimulmul. Wool or acrylic, mga bossing, yan, solid na solid yung mga ganyan. Yan yung hinahanap palagi ng mga kolektor ng mga vintage cup, mga bossing. Ayan, tandaan yung brand na to, mga bossing. Twins, ayan, isa rin yan sa pwede nyo makita sa mga ukayan. Wow. Headmaster, mga bossing, ayan. Pag may nakita kayong ganito, mga bossing, jackpot din kayo kasi, ayan, solid din yung mga ganitong sombrero. Magaganda yung fitting na to. May maraming uring klaseng brand ng Headmaster, mga bossing. Pero isa to sa mga vintage cup, mga bossing, na Headmaster brand. Ayan. Next brand naman natin is itong New Era, mga bossing. Ayan. Vintage cup na snapback. Ayan. Kung tawagin nilang yung ganitong tag is paper tag. Ayan, mga bossing, napaka-solid nito. Ito yung isa sa pinakamabilis ibenta na sombrero, mga bossing, pag ganitong tag, pag sinabi nilang paper tag, kasi napaka-solid ng fittings niya, ng lalim, as in fitting siya ng mga New Era na fitted hats, mga bossing. Kaya napaka-solid nito. Ayan yung paper tag. Tapos ito naman yung New Era, mga bossing, na naman siya, ayan, white tag, mga bossing. DuPont Pro Model, mga bossing. Pagka mga ganun, DuPont na New Era, mga bossing, medyo mabilis lumambot yung mga brim. New Era na vintage tag, mga bossing. Ayan, tandaan nyo yan. Pag may mga nakita kayong ganyan tag, ayan, kunin nyo na. Paldo agad yun, mga bossing. Ayan, next naman natin tag is itong Starter, mga bossing. Ayan, napaka-solid din itong brand na to. Isa din sa pinaka high value na tag yung pagdating sa mga vintage cup or mga vintage jacket. Sitong Starter, mga bossing. Ito, the right hat. Maraming klaseng tag ng mga Starter, mga bossing. Meron siyang
Ito naman mga bossing, isa sa mga tag din ng starter mga bossing is itong the neutral mga bossing. Ito naman is wool, and mga bossing dito nyo lagi makikita kung saan gawa. Yung isang sombrero, ito naman tri-power mga bossing, ayan. Kaya tinawag siyang tri-power mga bossing dahil tatlong panel yung harap niya mga bossing, ayan. 1, 2, 3 ay yung pinaka-panel niya, tatlo. Unlike dun sa ibang mga sombrero, ayan, dalawa lang mga bossing, dalawang panel lang, kaya tinawag siyang tri-power mga bossing na starter, ayan. Napaka-solid din ng ganito. Pag ganito dapat may ano siya, may maliit din na tag, may collab tag ng kung anong ano siya, kung anong team. Kung kunyari ito Magic, kaya may NBA tag siya sa gilid. Pag NFL meron din ganun. Ayan, napaka-solid nitong starter na to mga bossing. Lalo na kapag 100% wool. Ito naman yung ano siya, 100% cotton. Ayan, dyan nyo lagi makikita kung saan gawa yung mga sombrero mga bossing. Siyempre advance palagi yung presyo ng wool kaysa sa mga cotton or cotton poly or twill. Ayan, mas advance yung presyo ng wool mga bossing. Ayan, tandaan nyo yung mga ganitong tag mga bossing. Ayan, starter, meron pa tong ano, starter naman na mga ano, white tag, kung tawagin nila is first gen, yan mga bossing. Andun lagi, andun yung mga grailed na mga sombrero mga bossing doon sa tag na yun, white tag. Ayan, pag nakakuha nyo yung mga nagganitong tag mga bossing, napakaswerte nyo. Ayan mga tapos meron tayo ditong fake na starter mga bossing. Ayan, replica naman siya mga bossing. Ayan, maganda rin doon kahit marami na kayong sombrero, kailangan nyo pa rin siyempre humawak ng fake o kaya mga replica mga bossing para napag-aaralan nyo yung dalawang bagay kung ano ba talaga yung pinagkakaiba. Mahirap lang pag sasabi-sabi, kaya kailangan nyo rin talagang humawak ng mga ganito para maobserbahan nyo rin kung ano ba talaga yung quality ng fake sa original. Ayan, mga bossing, mapapansin nyo naman itong starter na na tag, ito sa replica to mga bossing, manipis yan na tag. Tapos pag sa pag sa mga legit, ayan, makapal. Tapos ayan, tandaan niyo mga bossing para hindi kayo maano ng replica. Minsan hindi nila dinideclare na replica yung hawak nila kasi halos magkaparehas na talaga ng tag ng fake tsaka sa legit mga bossing. Ayan, sobrang parehas na parehas niya. Doon yun na lang malalaman din sa tindig na sombrero, maano siya, mabulto siya, malaki siya mga bossing, parang isang sobrang laki pag tinignan nyo ng hubog, unlike dun sa mga legit. Ayan, parang maliliit lang yung mga dome niya, yung panel. Ayan, ayan mga bossing, lagi nyong check din yung mga tag. Ayan, yung tag ng fake mga bossing, medyo ano siya. Ito pala yung yung legit. Ayan, may pagka-dark yung violet niyang starter tag, tapos ito makintab siya mga bossing sa fake. Ayan, kitang-kita naman makintab yung fake mga bossing. Ayan, tandaan nyo lagi para iwas na rin sa beriya. Ayan, next natin mga bossing is itong mga promo hat naman mga bossing. Ayan, ito vintage to mga bossing. Shell yung ano niya, maraming natatawa sa ganitong ano, but daw shell yung ano, hindi nila alam isa rin sa pinaka-rare yung mga ganitong tag mga bossing, promo hat kung tawagin. Kumbaga ano lang, libre lang pinamigay sa tao kasi baka ini-endorse nila yung isang company na yun. Ayan, or nakipag-collab sila ron kaya may binibigay sa minsan sa mga tao, kaya mga souvenir. Yan, kaya may mga ganitong tag din kung tawagin mga bossing ng mga collectors sa promo hat mga bossing. Ito tulad nito, corduroy pa to mga bossing, Giants S-line mga bossing kung tawagin. Ayan, solid na solid nito mga bossing. Ayan, ang ganda ng fitting. Tapos next naman tayo, next tag ulit tayo mga bossing, itong
e-sport mga bossing. Ayan, 100% wool. Ayan, pag ganyan, pag wool, ayan, medyo maano siya mga bossing, mabuhok, maano siya, parang may mga himulmul. Yung iba, inaalis pa yan, dapat, which is hindi naman talaga dapat, kasi yun yung nagpapaganda sa isang sombrero. Ayan, isa rin sa pinaka magandang tindigan yung mga ganun. Ayan, solid na solid e-sport mga bossing. Meron din twill na ganito. Ayan, tapos may collab din tong e-sport tsaka starter mga bossing. Ayan, solid advance yung presyo ng mga ganun mga bossing. Karamihan ng mga collab, ayan, advance yung mga presyo nila. Ayan, next tag naman tayo. Sitong ayan, NFL official license mga bossing. Ayan, may mga tag na ganyan pagka kung anong team. NFL, NBA, ayan, NBA license official product. Ayan, bawat league, ayan, may mga ganyan official tag kung tawagin. Ito, ayan, NFL to. Then, American Eagle, ayan, collab siya mga bossing. Ayan, made in USA, paper tag kung tawagin yung mga ganitong tag. Ayan, kasi mabilis siyang mapunit mga bossing, kaya kung tawagin mga collector is paper tag. Kaya napaka-solid din ito. Next brand naman natin mga bossing, itong pinaka American Eagle naman mga bossing. Isa sa pinaka top brand din pagdating sa mga vintage cap mga bossing, itong American Eagle, lalo na yung mga blackheads na sombrero, ay vintage cap, B-heads. Ayan, ganito yung mga tag nun, tsaka maraming mga mamahaling sombrero na ang tag is American Eagle mga bossing. Ayan, may dalawang klaseng tag ng American Eagle, itong paper tag tsaka yung ganitong tag mga bossing, yung katulad nitong anko na to. Ayan, ganito yung tag niya. Isa pangit naman yung ganitong tag kasi mabilis siyang mabura, unlike dito sa paper tag na ganyan mga bossing. Hindi basta-basta nag-fade yung print ng ano niya, ng tag niya mga bossing. Ayan, napaka-solid. 90s yan mga bossing. Ayan, 1995 mga bossing. So, kaya vintage cap na yun mga bossing, yung mga ganun. Ito naman, may replica ulit tayo ng American Eagle mga bossing. Ayan, tignan nyo kung ano yung pinagkaiba ng legit na American Eagle sa replica mga bossing. Ayan, yung American Eagle, siya medyo maputla yung kulay ng red niya, like dito sa fake na to mga bossing. Ayan, makintab yung ano niya, pinaka red part ng tag. Ayan, shiny yung tag ng replica mga bossing. Ayan yung tag ng replica ng American Eagle mga bossing. Ayan, medyo makintab yung tag, like dito mga bossing. Ayan, tingnan nyo naman yung pinagkaiba ng halos parehas na rin talaga. Ayan, napaka-solid din ng mga gumagawa ng replica ngayon mga bossing. Talagang mahirap na sipatin dahil halos magkaparehas na talaga yung tag ng fake sa legit mga bossing. Kaya pagalingan na rin or based on experience na rin talaga yung cap game ngayon mga bossing, dahil hindi na rin biro kasi sobrang dami na rin kalaban. Nandiyan yung mga nagko-customize replica tsaka yung mga local brand ngayon mga bossing. Kaya pagalingan na rin talaga mag-market at tsaka yung sa experience talaga mga bossing. Ito mga bossing, ayan, logo Athletic naman tayo. Ayan, top brand din to sa vintage cap mga bossing. Ayan, logo Athletic kasi nandito yung mga grail, yung mga mamahaling mga sombrero. Ayan, ito murang kasi hindi naman siya snapback. Kaya mga bossing, yung mahal yung mga stoot tsaka yung mga splash mga bossing. Ayan, logo Athletic yung mga brand na mga ganun. Yun yung kadalasang design na common na hinahanap ng tao mga bossing, at tsaka mabilis ibenta yung mga ganitong klaseng sombrero. Ayan, ito logo Athletics. Ayan, tandaan yung mga bossing, pag may nakita kayong ganito, nakapaldo na kayo nun. Dahil solid ng tag na to, sobrang kilala yan sa mundo ng vintage cap mga boss.
brand naman tayo. Itong ano uli, itong ano naman tayo, mga collab, mga bossing. Ayan, may mga collab na brand ng ito Puma. Ayan, meron din tayong mga meron ding mga Nike na collab na ganyan, mga bossing. Ayan, ayan, tulad nito, collab siya ng MLB tsaka Nike. Ayan, collab, dalawang tag magkasama sa isang sombrero, kaya tinatawag nila yung dual tag o kaya collab. Ayan, collab brand, mga bossing. Ito naman Puma tsaka NFL. Ayan, solid, may mga gantong ano talaga, may mga ganitong tag talaga, mga bossing. Kaya pag may nakita kayo sa mga ukayan, ayan, tampotin nyo na agad, mga bossing. Ayan, next brand naman tayo is itong The Game. Ayan, solid din. Ito rang isa rin sa pinaka top na top brand sa cup game din, mga bossing. Ayan, nandito yung mga big logo. Wow. Mga university na mga university hats. Ayan, dito nagpapagawa sa The Game yung mga yun, mga bossing. Kaya isa rin sa pinaka solid na brand to, lalo na pag may mga collab din. Ayan, collab Yangan, The Game. Ayan, solid din yun. Ayan, tandaan nyo, mga bossing, The Game brand, mga bossing. Ayan, tandaan nyo yan, isa rin sa pinaka top brand sa pagdating sa mga vintage cup. Yung mga bossing, ayan, may dalawang The Game tayo rito, mga bossing. Isang wool acrylic tsaka isang cotton poly, or mas kilala bilang tawaging twill, mga bossing. Ayan, yung tinan nyo yung pagkaiba ng twill, mga bossing, sa wool. Ayan yung ano nya, manipis lang siya, tapos yung wool makapal. Ayan, mga bossing. Ayan, nakikita nyo yan lagi sa tag kung saan acrylic wool. Ayan, ito yan, Yangan collab to, mga bossing. Pagka Yangan collab na twill, ayan, automatic yung top button niya is plastic. Kapag wool naman, ito yung may acrylic wool, ang top button niya is bakal siya, mga bossing. Ayan, pagka collab na Yangan, ayan, automatic yan, plastic yung ganyan, mga bossing. Ito bakal, mga bossing. Ayan, tandaan nyo, mga bossing, The Game brand. Ayan, marami siyang collab. Ayan, mga bossing, ang next brand naman natin, itong mga tatlong klaseng, meron tayo ditong tatlong uri ng tag ng mga Nike, mga bossing. Ayan, itong ano kung tawagin nila is white tag. Ito naman is gray tag, dahil gray yung mas malaki yung part ng gray niya, mga bossing. Kaya tinatawag niya yung gray tag. Ito naman is red tag, mga bossing. Ito vintage yung mga ganitong tag. Ito early 2000 na yata yung mga ganitong tag na to, pero ito mga 80s or 90s yung mga ganitong white tag. Ayan, mga bossing, maraming ano vintage tag ng mga Nike, mga bossing, napakarami niyan. Search niyo na lang din, pero ito isa to sa mga tag ng mga vintage cup, mga bossing. Ayan, Nike tag yan. Tandaan nyo, yung mga bossing, pag may nakita kayong mga ganyan, ayan, kunin nyo na. Yung mga bossing, next tag naman natin is itong sports specialties, mga bossing. Ayan, ito isa sa pinaka top brand din pagdating sa mga vintage cup, dahil nandito na siguro lahat ng mga grilled ng mga sombrero. Ayan, mga hard to find. Ayan, sports specialties, mga bossing. Ito ano lang to, mumurain lang na ano to, kasi ano lang siya, parang print lang yung pinaka tag ng sombrero niya, mga bossing. Sports specialties, pero yung mga mamahalin, mga bossing, ayan, hindi basta-basta nagpipaid yung ganung tag. Sports specialties, mga bossing. Ayan, maraming mga iba't ibang uri ng tag yung mga ganito. Ayan, may mga tawagin na, kung tawagin nila, first gen, ayan, second gen, hanggang third gen, ewan ko kung pang ilang gen. Pero ito, mga bossing, isa sa pinaka top brand na pagdating sa brand ng mga vintage cup, itong SS. Ayan, kung tawagin nila SS, mga bossing, kasi stands for sports specialties, mga bossing. Ayan, napaka-solid. Ayan, tandaan nyo lagi, mga bossing, pag youth size, apat lang yung tahi ng brim niya, minsan dalawa lang kapag youth size, mga bossing.
Ayan, pero meron din namang mga 8 stitches na malilit fitting, pero isa sa pinaka palatandaan ng pagiging youth size or pambata na sombrero, mga bossing, ay apat lang yung tahi ng brim niya o kaya dalawa. Ayan, mga bossing, tandaan nyo palagi yan. Sa itong tag na to, sports specialties. Ayan. Yung mga bossing, ito naman yung isa sa pinaka-grill na nakuha natin na sports specialties, mga bossing. Itong cup na to, MLB side logo, mga bossing. Yan, nakuha natin to sa ukaya ng 50 pesos. Tapos nabenta natin ng 15,000 pesos, mga bossing. Kasi rare siya, grilled siya, mga bossing. Kaya binayaran agad sa atin. Napakaswerte talaga. Sama natin, mga bossing, eh may dalawa tayong vintage cup dito, mga bossing, na leather. Ayan, leather hat to, mga bossing, talagang genuine leather to, mga to. Ito ang brand nung isa is itong Magic, mga bossing. Ayan, by V. Ayan, may collegiate ulit na tag. Ayan, kasi ano lang siya, university lang to. Ayan yung ano niya, LSU. Ayan, university, kaya may collegiate, mga bossing. Ayan. Tapos itong ano naman, Cowboys na leather, itong Pro Elite, mga bossing. Ayan, tandaan nyo yung tag na yan pagka may nakita kayong mga leather. Ayan, baka ganito yung makuha nyo, kunin nyo na agad. Paldo kayo dyan, mga bossing. Ayan, genuine leather yan, mga bossing. Ayan, karamihan naman sa mga leather is itong mga ganito yung likod nya. Ayan, ano siya, hindi siya snapback, mas advance yung presyo ng mga snapback syempre kasi sa mga ganitong hats. Ayan, mga bossing, tandaan nyo yung mga ganitong brand. Pag may naligaw na ganito, ayan, kunin nyo na agad, mga bossing. Ayan. So ayan, dyan na tayo nagtatapos, mga bossing. Paalala lang sa mga narinig nyo dito or mga natutunan nyo, ayan, mga bossing, hindi tayo expert pagdating sa mga ganitong tag, mga bossing, based lang sa aking experience tsaka sa mga nahawakan ko ng mga sombrero, mga bossing, dahil kahit papaano sobrang dami na rin nating hawakan mga sombrero, mga bossing, mula nung mag-umpisa tayo nung 2017 sa Cup Game. Ayan, napakarami na, libo na rin yung nahawakan natin. Ayan, isa to sa mga ito, ayan, sample sa mga nahawakan ko, mga bossing. Ayan, solid na solid, kaya kahit papaano meron na rin tayong karanasan kumilatis ng mga ganitong sombrero, mga bossing. Ayan, maraming salamat sa mga nanonood palagi sa akin. Ayan, please subscribe my YouTube channel. Ayan, tsaka paki-follow ako sa aking FB account, mga bossing. Ayan, dyan natin to pinupost itong mga to. Ayan, mga bossing, dun tayo lagi nagpo-post, nagbibenta. Ayan, PM nyo lang agad ako, mga bossing, kasi nagre-reply naman agad ako. Ayan, maraming salamat. Let's go!